Ayan, hello po. Welcome to our peaceful parenting sessions ngayong Tuesday. And kasama po natin ngayon si Teacher Chinky at Teacher Tien from Creative Learning Path School. Sila po ay mga child and specialists. At kasama natin sila ngayon upang intindihan natin paano ba maging isang peaceful parent ngayong panahon nga ng quarantine, so mas kasama natin ang mga anak natin sa bahay, mas marami tayong time with them, but also may mga challenges din tayo na experience kung paano natin palakihin yung ating mga anak na yung quarantine. So, hello po, Teacher Chinky, Teacher Tien, and hi. Hello! Hello sa lahat. Peaceful afternoon sa lahat ng nanonood at nakikinig. A peaceful afternoon to all. We're so happy to be here and to be with you today. Ayan. And thank you po sa pagpayag na makasama po namin kayo this afternoon. Pasensya na po at na-late po kami, pero heto na po kami ngayon. So, Teacher Tien and Teacher Chinky, ano po ba yung, diretso na po tayo dun sa topic natin, ano po ba yung ibig sabihin ng peaceful parenting? Ano po yung pinagkaiba nito sa normal parenting at dun sa, anong pinagkaiba ng normal parenting style dun sa peaceful parenting? Okay. Actually, kasi yung term na peaceful parenting, it was coined by Dr. Laura Markham. Isa siyang clinical psychologist sa Amerika. And para siyang iba siya sa kinalakihan natin kasi tayong, lalo na sa Pilipinas, kinalakihan nating paraan ng parenting is yung very authoritarian na kung anong sabihin ni tatay o ni nanay ay siyang masusunod. Parang yun ang batas, di ba? So, nasanay tayo sa ganon. Sa peaceful parenting, mas democratic yung basis ng pagpapalaki sa mga bata. Ibig sabihin, the rights of the child is honored at pinapakinggan ang mga bata bago pinagsasabihan o pinagagalitan. So, yun yung pinaka nakikita kong difference siguro sa pagdating sa peaceful parenting. Ang iba pang tawag sa peaceful parenting ay mindful parenting or intentional parenting kasi ito ay base sa mga idea or philosophy na kalma lang tayo bilang magulang. Oo, yung hindi masyado stressed yung parenting natin. So, yun yung goal talaga ng peaceful parenting na makapag-provide ng ibang uri ng pagpapalaki sa mga bata in a more peaceful, in a gentler way. Baka may idadagdag pa si Teacher Chinky. Siguro yung gusto ko idagdag as parents, as teachers, di ba? Gusto natin what is best for our children. Apo. Pero to do that, we have to remember that the children are the stakeholders. Yes. So ang peaceful parenting makes them invest in their future also. Hindi lang yung parang sinasabi natin what you can do, hindi yan safe, hindi yan okay, don't do that. They have a say in what they want to happen in their lives. And we're there to facilitate, to listen, and to respect them. Yes, ayan. Thank you po sa introduction about peaceful parenting. So, napag-usapan po natin, ayun, meron pong tatlong component yung peaceful parenting. Yes. Oo. So ang peaceful parenting actually is founded on three big main ideas, no? Ang unang idea dito is yung regulating yourself. Pangalawa is yung fostering connections, and pangatlo is yung coaching instead of controlling. So siguro pag-usapan natin isa-isa yung bawat component or bawat big idea ni Dr. Laura Markham, no? So, pag sinabi nating regulating yourself, ito yung kailangan bago ka peaceful sa iba, ikaw mismo, peaceful ka muna. So, it's dealing with your own anxieties first, no? So,
Siyempre, kasi hindi mo naman makokontrol yung behavior ng ibang tao, lalo na ng mga bata. Okay. Ang makokontrol mo is yung behavior mo. So, kailangan buo ka muna bilang individual para maging effective parent ka. So, ako, sa akin, ako kasi may apat akong mga anak. So, hindi ko sinasabi na peaceful parent na ako, kaya nga ako nag-aaral nito, di ba? Pero ang natutunan ko is kailangan, I have to deal with my own anxieties first, no? So, I think of, isip ko lagi, ano ba yung nakakapagpa-relax sa akin? How do I spend me time, no? So, kasi yung self-care o yung emotional and mental health ko is important para sa pagpapalaki ko sa mga bata. So, kailangan ako mismo, I have control of that. I take care of myself first so that I can take care of others. Hindi ba sa eroplano, pag may emergency, you wear your oxygen mask first before you do your own children. So, ganun din sa idea ng regulating yourself. Okay. Siguro si Teacher Chinky may idadagdag pa. Siguro yung sa self-care, it's okay to say that you're tired, especially during these times, or you're anxious. Okay lang yun. Hindi ibig sabihin sa self-care, palagi tayong kailangan superwoman or superman. Kasi we also need the time to breathe, to step back. Kasi we cannot also be there for our children kung tayo running low na or running empty. Eh. So it's like what Teacher Tin said, importante na isipin niya din, ano yung nakaka-relax? Hindi naman kailangan isang oras, kahit 5 minutes lang. Breathe in, breathe out. And then, the way you also self-talk to yourself, kasi your thoughts control your feelings. Eh. So, parang yun din, yung check nyo yung sa mental health nyo din, at saka yung sa self-care, we don't need to watch all the news about COVID-19 right now, or we'll all go crazy. Yung ganun ba? We have to manage that. We have to manage what we watch, what we read in social media, what's happening right now. So, dapat i-balance natin, and it starts with us. Then we can do the parenting to our children. So, yung parang yung peace dun sa peaceful parenting, galing siya sa atin. Kasi yun nga, parang di naman natin kayang ibigay yung peace sa mga peaceful parenting sa mga bata. Kung tayo mismo sa sarili natin, hindi pa tayo peaceful. Tama po ba? Correct. Yes. Ibig sabihin, parang dapat marami tayong peace time. Breathe in, breathe out muna kayo. Yes. Oo. Ako rin may mga instances, no, sa sarili kong buhay na yung magagalit ka na, no? So, parang naiinis ka na sa mga bata or nakukulitan ka na masyado. Ang dapat natin tandaan doon is yung we have to step back muna. Take a break. Hinga ka muna. Kasi from that point onward, mali na yung sasabihin at gagawin mo. Kung based sa galit o sa inis yung reaction na bibigay mo. So, saying prayer works, you know, before that, ganyan. Although, may mga times pa rin hanggang ngayon na, and I'm sure my kids will attest to it, na napapagalitan ko talaga sila or dala ng inis ko, lumalabas pa rin, no? Pero, as much as possible, we have to try at best na to step back muna, hinga ka muna, bago ka magsalita ulit para maka-decide ka ng tama, no? Sa sasabihin mo na hindi ka makakasakit, pero magsasabi ka ng totoo. Parang, yun nga, parang figure out mo muna kung anong gusto mong sabihin, what you mean to say before you say something mean. Oo. Kasi lahat naman ng pagpapalaki or pagdidisiplina sa bata, it's coming from a place of love. Diba? Lalo na kung magulang ka, kaya mo sila pinagagalitan kasi
mahal mo sila, ayaw mo silang nagkakali, ayaw mo silang nasasaktan, di ba? Pero maraming beses kasi tayong mga magulang, kakalimutan natin na kung ano yung sinasabi natin, yun pala yung nakakasakit sa kanila at sa atin pa mismo nagagaling. So, kailangan pag-isipan muna ng mabuti. Opo. Yung una po nating component teach na is regulating our emotions. Ano naman po yung pangalawa? Okay, yung pangalawang component natin is yung making connections or nurturing the relationship that you have with your children, no? So as much as possible, ang ibig sabihin nito is focusing on positive interactions, on creating yung masasayang memories with your children. Wag muna lagi na lang kasi mas madali natin sitahin yung pagkakamali eh. Mas madali makita yung maling ginagawa. Pero mag-focus tayo doon sa tama nilang ginagawa. So, bigyan natin ng attention yon. Maging loving muna tayo, no? So, at para mapakinggan din natin yung mga bata. Lalo na ngayon, no? Ngayon na quarantine tayo. So, we're stuck with our children in our homes. So, tayo lang yung masestress din kung lahat na lang ng gagawin nila sisitahin natin, no? So, pick your battles. Kung hindi ikaw mamatay, huwag nang sitahin. Alam nyo yon, yung ganong maliliit na bagay, pwede nang palagpasin yon for your own sanity. Para rin ikaw mismo, relax ka din. Kasi kung lahat na lang ng bagay sisitahin natin, hindi tayo makakamake ng positive connections with our children. We have to gain their trust first. So, maging loving muna tayo, pakinggan natin sila. Nung nag-ECQ, ang ginawa ko sa mga bata, nung after ko mag-self-care, kasi na-stress ako eh, na-stress talaga ako. So, kailangan ko munang mag-back off, mag-self-care, hinayaan ko muna sila na gawin ko anuman ang gusto nila, hindi ko muna sila pinakialaman. Pero, when I was more stable, doon ko sila inumpisahan na tinanong ko sila, ano bang gusto nilang gawin habang nasa quarantine, kasi mukhang matagal pa tong quarantine, marami pang panahon ang gugugulin natin sa loob ng bahay, di ba? So, tinanong ko muna sila at kung ano-anong mga sagot nila, manood ng anime buong araw, mag-video games buong araw, kung ano-anong mga sagot nila. At tinanggap ko lahat yun, no? Kahit ayaw ko yung mga iba nilang sinabi, tinanggap ko muna. Kasi yun nga yung bahagi nung democratic principle na pakikinggan mo muna. Kasi may mga dahilan sila kung bakit yun ang pinili nilang gawin. After ko silang tanungin nun, saka kaming gumawa ng schedule namin, no? Na pag-usapan namin na ito yung magiging schedule natin para sa routine namin sa apang araw-araw sa bahay. So, napakahalaga nung positive connection para mag-open up sila sa ating mga magulang para magsabi sila ng nararamdaman nila, yung ganyan, at maintindihan natin kung saan sila nanggagaling. Di ba, Teacher Chinks? Oo. Magandang idagdag dyan, yung ginawa ni Teacher din, yung tawag dyan ay active listening. Kasi isa yan component din sa peaceful parenting, yung active listening. When we say what basically, active listening is like, parang sinasabi, it's not about me. Parang nakikinig ka dun sa kausap mo. No judgment. Nakikinig ka lang, iniisip mo, pinapakinggan mo yung sinasabi, tapos pagkatapos nun, maganda to sa mga bata kasi una, they feel important. Kasi pinakikinggan mo sila eh. By listening, you make your children feel important. And then, by hearing what they're saying, ang sinasabi mo, may merit o may sense yung sinasabi nila. Kasi minsan tayong matatanda, adults, teachers, parents, parang sa mind natin, pag may kausap tayong bata, gusto na natin isolve yung problema. So, meron na tayong end result, may output na tayong gustong kalabasan, may gusto na tayong maisip ng mga bata. So, sasabihin na lang natin, imbes natin papaisipin sila. So, with active listening, you listen to the child,
Tapos, inuulit mo yung sinasabi nila, ito ba yung ibig sabihin mo? Kasi usually, you use active listening pag yung bata na-anxious o galit or may nangyari, may issue siya, maganda yan gamitin eh. Kasi it's a way then for the child to calm down and to clarify his thoughts. Kasi parang, oh, ito ba ibig sabihin mo? Ito sinabi mo? Oo. Tapos, ito ba yon? Tapos, parang, ang maganda doon, usually, nakakagawa sila ng sarili nilang solusyon. Kasi parang, ay, ano, oh, ito pala eh. Tapos, ano, instead na ikaw magsasabi. Pero minsan, walang solusyon at the end of active listening. Pero yung bata, nakalma na siya. At na-build na yung relationship mo that your child knows that you matter to him. That hindi sila parang sinasabihan ng palagi, hindi sila robots. Kaya importante yon. So parang yun sa active listening, parang tinuturuan din natin sila na i-process yung emotions nila. Yes. Tingin po, bakit po importante na like sa panahon ngayon na i-process ng mga bata or itulungan natin yung mga bata na i-process yung mga emotions nila? Kasi, di ba tayo nasistress na nga tayo eh? Ako yung first week ng lockdown, parang, di ba ang daming nangyayari? Eh kung tayo, parang yung information overload, what you're hearing in the news, and personally, what's happening to you, relatives or friends getting sick, dying, doctors, all of that really made us all anxious. Eh imagine what the kids are feeling. Okay. So if we're so anxious, na meron na tayong alam natin, ito yung mangyayari, eh lalo sila, what's happening? Suddenly, yung world nila out of control. Okay. Diba? So, we have to talk to them. Not nasasabihin natin everything's okay, na everything's fine and dandy. Pero more of, na parang, oh, ito yung nangyayari. Ito yung muna na kailangan natin gawin. Parang kailangan mo ikalma muna lahat, diba? Pero kailangan nila sabihin na natatakot kami. At saka parang kailangan din natin sabihin sa kanila, okay din matakot. Kailangan natin ma-affirm yung feelings nila. Kasi those are all acceptable feelings, right? Whatever they're feeling, that's their feelings eh. And they have to let it out. Di ba tayo, pag nalabas na natin yung feelings natin, kahit ano man yun, di ba kumakalma na tayo? Opo. Yeah. That's why they need that. Sige po. Ayun yung pangalaman nating tawag dito ang component ay yung nurturing relationship with our children, creating parang positive connections. Parang may nabasa lang po kasi ako kanina, parang ano po yung masasabi niyo dun sa mga like okay, we want to create relationships or meaningful connections with them. Pero parang maraming bagay sa anak natin na nagpapatrigger. Parang nag-trigger ng anger natin. Parang kunyari, hindi lang sila gumising ng maaga, or hindi lang sila naglinis, or hindi lang sila tumulong sa ano. Paano po natin like as a parent, parang i-regulate yung parang triggers or yung emotions natin dun sa mga anak natin habang nag-create tayo ng meaningful connections with them. Parang paano po yun? Okay. So, I think babalik tayo doon sa big idea number one, which is regulating yourself, no? So, kasi hindi mo nga mare-regulate yung behavior nila. Pero mare-regulate mo yung response mo towards their behavior. So, balik sa atin. Balik sa atin ulit, no? So, nung una, ako rin iniisip ko yan, eh, no? Maraming katulad ko na parents na sinasabi na, you are making me do this, you are making me angry. Diba? So, but it's not the child, hindi naman yung bata ang nagpapagalit sa'yo, eh. It's the behavior, no? Yung, kung ano yung ginagawa ng bata, yun yung nakakagalit sa'yo. Pero, kung iisipin mo, sino ba yung nagagalit?
di ba ikaw mismo, pinili mo yon. Yun ang pinili mong response. So, ikaw ang may responsibility over that emotion. Hindi kinos, hindi yun dahil sa bata. Dahil yun ang pinili mo. So, as adults, the mature adult would think that way na ako ang may kasalanan kasi pinili kong magalit. Di ba? So, we have to take ownership of that action or of that decision so that we can nurture that positive relationship. So, but it's not easy. Hindi ko sinasabing madali yan. I struggle with it. Until now, I struggle with it. No? Kaya nga sabi ko, hindi ako peaceful parent pa. Pero gusto ko maging, kaya I'm working towards that. No? So, it's also a decision on my part. So, ang nagiging challenge siguro sa bawat magulang kasi lumaki tayo that the parent is always right, no? Pero sa peaceful parenting, magkakamali ka talaga eh. Kahit nga sa hindi peaceful parenting, nagkakamali ka bilang tao, bilang magulang. And it takes a lot of humility to apologize to your own children. And for your actions, no? Kasi decision mo yung actions na yan eh. Pero alam mo, with me, when I do that, pag ginagawa ko yun, pag nangyayari yun, sobra siyang effective. Kasi nare-realize ng mga anak ko, ng mga bata, kung ano rin yung mali na nagawa nila. So palagay ko, kasi na-model ko yung ownership for faults, no? Ownership for shortcomings. So that is also part and parcel of building that positive relationship, yung openness na ganun, no? Yung vulnerable kayo pareho, and it's okay to be so. Siguro idagdag ko doon, kasi tama eh, parang you can't control others, you can only control yourself. Kasi parang kung isipin mo yung example, nakakainis, late siya nagising. Uh-huh. Pero isipin mo, ano bang naging effect nung late siya nagising? Mm-hmm. Meron bang lola nagsasabi, bawal gumising ng late? Ano mm-hmm. ba talaga yung na-break nung bata? Mm-hmm. Nainis tayo kasi gusto natin maaga sila gumising. It's like a should. You should have done it. Okay. Pero the reality is, it would have been nice if you woke up early, but there's really no rule or law that says that you have to wake up early. So parang kagaya sabi ni Teacher Tin, stress natin yung sarili natin. Tapos, yung bata, wala namang ginagawa. Na-affect ba yung buong araw? Nasira na ba siya? Yung so yun, it's really our thoughts, how we look at the situation, and how we decide. Because we decide. Totoo yung sinasabi na alam mo yung bugsong ng emotion lang talaga. Pero we decide if we're gonna get mad or if we're going to be calm about it. We decide if we apologize to our children that we got mad or not. It's always a decision. Siguro yun yung kailangan din natin matandaan. Thank you po. And ayun, so marami po akong natutunan sa inyo. Siguro pwede ko siyang meron na akong hanap. Ayan. pangatlong component naman. Yung pangatlo. Okay. Yung pangatlo natin is yung coaching, no? Pagdating sa coaching, kasi what you want, ang gusto natin na end goal sa parenting is we set limits, hindi yung we control them so that susunod sila. Kasi kapag ka lumaki ang bata sa susunod lang, dahil sinabi ng nanay ko o tatay ko, tinatanggalan natin sila ng opportunity para mag-decide para sa sarili nila. To make their own decisions, lalo na sa kapag kami problema, no? Pag nagkakaproblema sila, kung nasanay sila na sinasabihan lang sila kung ano ang dapat nilang gawin at hindi dapat nilang gawin, di hihintayin lang nila lagi yung cue na yon na, hindi sinabi sa akin eh. So, walang accountability, no? So, kailangan bibigyan natin sila ng chance or ng opportunity para ma-discover yung magkamali sila, ayun, at how to get up
from making mistakes, no? So, sa kailangan clear din sa kanila kung ano yung expectations natin bilang mga magulang. Kasi, di ba nga, sabi ko kanina, papakinggan sila kung anong gusto nilang gawin, no? Pero, kailangan meron ding responsibilities na kaakibat ng mga karapatan nila, no? So, yung rights, merong equivalent na responsibility yan palagi. So, hindi pwedeng human rights lang ang i-exercise nila. Kailangan may duty sila as humans also, no? May human responsibility sila. So, ito yung isang value na as parents dapat i-instill natin sa mga bata. So, ako sa mga anak ko, pagkatapos ko sila pakinggan, sasabihin ko, oh, ako naman. Ako, may mga wish list din ako, di ba? Tapos, papakinggan nila yung wish list ko at mag-agree kami kung ano yung kaya nilang gawin, hindi nila kaya gawin, ano yung pwede ko i-expect sa kanila. So, yun yung democratic way of doing it. So, nagkakaroon kami ng mga family meetings kapag kinakailangan na. Kasi, yun yung opportunity namin para i-coach sila sa decision making nila, sa pag-make ng choices nila about in life, no? So, at para maintindihan nila yung responsibility sila bilang miyembro ng isang pamilya. So, yun yung mahalagang thing, no? Ngayong ECQ, gumawa kami ng routine namin, ng schedule namin, na hopefully, susundin namin, no? So, hindi ko naman sinasabi na parang batas militar na kailangan sundin nila to the letter. Pero, ideally, yun, pinapaalalahanan namin ng isa't isa na, oh, di ba, ano, ikaw na magliligpit ng pinagkainan ngayon, o ano. So, may mga gentle reminders pa rin na nangyayari hanggang ngayon. So, pero, yun yung sense of coaching nga doon, na you get, nakukuha mo yung boto nila, para papakinggan ka nila, at mas magiging mas malaki at mas mahalagang impluensya ka sa mga anak mo kapag yun, ganun ang nature ng relationship ninyo. Siguro, konting dagdag na lang sa sinabi ni Teacher Tin, yung for the parents naman, pag ginawa natin to, kailangan you walk the talk. Kasi may usapan na kayo nung mga bata, di ba? Gumawa na ng routine. You're in charge of this. You're in charge of this. Di ba? So, as parents, you're also in charge of something. What if turn mo maghugas ng pinggan pagkatas hindi mo ginawa? Di ba? Parang, bakit gagawin nung anak mo? Eh, kung ikaw turn mo, eh, hindi mo ginawa. So, how do you model accountability? So, parang whatever you do, you are modeling eh. Kasi yun na nga, kanina parang nag-uusap tayong to kanila, Teacher Tin, show, don't tell. So, ibig sabihin nun, aside from talking about it, you have to show what you're talking about for them to see and understand. Parang ngayong ECQ po, no? Parang, ito yung best time para maging ano ba, good role model tayo dun sa mga anak natin since parang 24/7 natin silang kasama. Oo, totoo yan kasi they are watching you. Now, it's all the time. Walang takas si mommy o si daddy. Lagi kayong kasama. So, parang lahat ng gagawin mo, pwedeng tama sa mga mata nila, lalo na yung mas mga maliit. Oo. Pero parang, like Teacher Tin said, she's in the journey of becoming a peaceful parent. Parang reminder din sa lahat, walang perfect. Lahat naman tayo, we're all trying to do our best at this time. So parang huwag niyo din naman masyadong, kunyari nagkamali kayo, parang huwag niyo naman i-blame yung self niyo na nagkasala kayo ng sobra-sobra. We all make mistakes and that's okay. Oo. Ako nga, ngayon ko lang to natututunan lahat eh, no? In the last 5 years, dito ko lang natututunan lahat. So, yung nauna kong mga anak, sinasabi nila, bakit dati hindi ka naman ganyan, ma? Unfair daw. Bakit daw dun sa bunso? Iba daw. So, may mga ganon. Ganon talaga. Meron po bang parang pagkakaiba ng parenting, peaceful parenting style sa iba't ibang
parang age group, like pag toddler, kapag high school, parang gano'n. Oo. Siyempre, yung kapag ka toddlers or babies pa, no, yung 3 years old and below, as a parent, safety ang una mong iisipin, no? Yung keeping them safe and modeling the language for them, yung ganyan. Yun muna ang inaasikaso mo, no? So, dito sa parenting na to, peaceful pa rin siya, respectful pa rin siya in a way na kasi there, ako naniniwala ako ha, there's no spoiling a baby. So, and in fact, sa respectful parenting, we take the cues from the baby eh. Na parang ang susundin nating level or pace or pacing is yung level ng bata, no? So, yun yung konsepto niya sa peaceful parenting. Pagka yan, mga 3 years old and below, yung hindi pa masyado nakakapagkwento, hindi pa masyado nakakapagsalita. Once may enough language na yung bata, nakakapagsalita na siya, nakakadahilan na siya, yung ganyan, yung matalina na yung bata, no? Yung talagang bibo na siya. Diyan tayo mag-uumpisa ng pag-guide sa bata kung na huwag ka pupunta dyan, baka masaktan ka, or baka may mangyari sa iyo, yung ganyan, yung may warnings ka na ganoon. So, protect pa din natin yung bata, pero mas pakikinggan na natin yung bata at this time kasi nakakapagsalita na siya, nakaka-reason out na siya, no? So, bibigyan na natin siya ng chance to voice out yung emotions niya at pakikinggan natin siya. And then, as the child gets older, kasi sa umpisa, parang ang goal natin is to care for the child, no? Pagbata, hanggat patanda ng patanda, what you want to do is you start coaching na pagdating mo sa teenage years ng bata. Coaching ka na lang eh. Para kang sinasabi mo na lang, at this time, ito yung pwede mangyari sa'yo. So, anong choice mo? Ano yung gusto mong gawin? No? Until adult na sila, consultant ka na lang, pupuntahan ka na lang nila kapag ka gusto nila. Diba? Kung gusto nila marinig yung sasabihin mo. So, consultant ka na lang. So, nag-iiba-iba yung stages ng parenting as the child also grows, no? So, yun yung napapansin ko doon. Parang hindi tayo masyadong, kunyari ako may anak, hindi ako masyadong ma-stress kapag feeling ko hindi ko na masyadong kilala yung anak ko, di ba? Parang since mas matagal natin silang kasama ngayon, mas nakikilala natin sila, then we realize, hala, parang nakilala. Parang mga ganun. So, dapat po hindi ako ma-stress sa ganun. Tama po ba? Minsan, kasi di ba, cabin fever din, mas-stress din kayo sa isa't isa. But it doesn't change the fact that your family, di ba, lahat kayo hindi muna mag-usap. Tapos mamaya, kakwentuhan mo na naman. But it's normal that you can stress each other. Parang okay lang yon. It's just how you handle that stress. Ipo-personal mo, ba't hindi mo nakakausapin forever? Or mamaya, if it really bothers you, pagkalma na, then you can say, alam mo yung ginawa mo kanina, na-hurt yung feelings ko, di ba? Sasabihin mo, kahit yon sa anak, hindi lang yun yung parang, ay, kasi ginawa ng anak ko, hindi ko na pwede sasabihin, tatanggapin ko na lang. It's just the way you say it, lalo, different age groups yan, di ba? So, iba bagay mo. And then, siguro, warning sa parents din, syempre, yung relationship niyo, parang nag-evolve yan eh. Pag preschool ka to young kids, di ba? Parang your end all be all. Kayo yung love of their lives. Okay. Pero pag teenagers na, yung conversation niya iba na eh. Kailangan medyo cool ka eh. Hindi na pwedeng nandun ka na parang you're there forever. Pero ang gusto ko din sabihin sa mga magulang, it doesn't mean that when your children are teenagers, they need you less. Actually, mas kailangan nila kayo kasi ang daming pagbabago sa kanila na hindi nila naiintindihan. Oo.
So, yun lang din. Ayan, thank you so much po dun sa ating tatlong components sa on peaceful parenting. Before po ako manghingi ng tips sa inyo kung paano ang, or example ng peaceful parenting techniques, meron pong mga questions na nasend sa atin before kagabi. And okay lang po ba na basahin ko po yung mga tanong? Okay. The first question po is, since nga pandemic, may crisis at it's a pandemic, is it okay to show to our children that you are anxious of this pandemic? Galing po ito sa Ms. Maita, si Tan. Okay. Para sa akin kasi, ano yan eh, being honest yan with your kids. So, more than showing, kasi our anxiety shows up in many different ways, diba? But aside from showing, baka important to explain or to verbalize yung emotions or feelings that you are going through because of this pandemic. So, baka i-share sa bata na, oo nga eh, nag-aalala nga ako kasi ganito, ganito, nakakatakot, ito yung nangyayari. Pero, but, it's important na ikaw pa rin yung anchor nung bata in terms of security and safety, no? So, sa'yo pa rin manggagaling yun kasi ikaw yung leader ng family, eh. So, ikaw ang magsasabi na, pero ito yung gagawin natin, anak, kasi naiiwasan yung sakit. So, kailangan maghugas tayo ng kamay, kailangan lagi tayong malinis, hindi tayo lalabas, kaya tayo may ECQ, para hindi tayo mahahawa. So, pag nandito tayo sa bahay, safe tayong lahat. So, may mga ganong conversations na nasabi mo na, oo, natatakot ka din, nag-aalala ka, kaya tayong lahat ay dapat sumunod sa mga patakaran na magpoprotekta sa atin. So, okay lang para sa akin kasi importante yun eh. Para din na mo-model mo sa bata na pag siya anxious, natatakot, dapat i-express din niya yun para magkaroon siya ng kaliwanagan. Parang feeling ko parang para din po na hindi siya malabas dun sa parang hindi siya malabas dun sa di ba, baka mag-cause siya ng trigger dun sa ibang bagay at mapagalitan mo siya tapos hindi lang pala yun yung dahilan. Parang ganun. Parang, you know, it's always good to be honest with your children. Pero tayo, kailangan din natin i-check yung sarili natin kung ano yung sasabihin natin. Oo, nag-worry tayo. And it's okay to tell them that. Pero hindi natin sasabihin sa kanila end of the world na. Diba? Naguguho na yung mundo. Na ganun, diba? Kasi if we do that, if we show that kind of anxiety, your kids will freak out. Kasi parang, oh no, if mom feels this way, wala na, wala nang hope. Parang, you say, you know, I'm worried because you partner it with facts. You know, I'm worried because there's still no vaccine for it. So, if you get it, this is what can happen, but there are ways to avoid this. That's why the government is telling us to stay home. That's why it's important to wash hands. That's why we have to do this and that, diba? So yun yung mga kailangan natin isipin na for now, although hindi natin control yung buong sitwasyon, may pwede tayong gawin para alagaan natin yung sarili natin at ang isa't isa. Opo. Ayun, yun yung parang main point din natin. Oo. Yung isa naman pong tanong is, yun nga, yung sitwasyon naman niya is work from home siya. Pero, since ngayon nga lang siya naka full attention sa bahay, my child wants my full attention but I also need to work. How do I say nicely? Oo. Dito papasok yung ano, yung routine, form a routine. So kailangan merong activities yung bata that na magagawa niya independently of mom, no? So pero kung maliit na bata ito na yung 3 years old and below, then you need to elicit yung to get help from other adults in your house, no, para makatrabaho ka. To keep the child busy, no? So, you can also, of course, explain na you have to do this. Parang nag-office ka rin, pero sa bahay yung office. Kung may ibang room sa bahay, kung saan pwede ka mag-work, na may designated workspace, mas maganda yon para
nakahiwalay ka during your work from home time. Pero kung hindi posible yon, kailangan busy rin yung bata kahit na nandun lang siya sa tabi mo, pero hindi kanya gagambalain kapag nagtatrabaho ka. Related din po pala dito yung question ni Mami Chol na parang, would you have any suggestions for kids who are differently abled? Sometimes I get worried that he'll be playing with gadgets during screen time a lot during the ECQ. He can't really help much with the household chores. Even if he wants to, he can't do a lot of physical activities as well. He reads a lot and enjoys music, but his default is the PS4 or online games with friends. Okay. Ako, kung limited kasi yung capacity ng bata, yan, differently abled yan. Kung limited yung capacity ng bata at ang choices lang niya is yung magbasa, art can be an outlet, no? Art, music is an alternative. And then create a routine around it, no? Na itong time na, daytime na to, ang pwede siyang mag PS4. Itong time na to, ang pwede siyang mag music time. Itong time na to, naka-designate during the day, naka-spread out. Kasi, in fairness to the child, digital literacy din yan eh. So, if we convert yung mga online games to other things like creating movies in using the gadget, pwede yon, di ba? Or engaging in learning activities or educational activities using the gadget, pwede na naman niya gawin yon eh. Kasi kung limited nga yung kaya gawin ng bata, lalo na kung hindi siya able-bodied, no? So, yun yung mga pwedeng gawin. Siguro yung kung different abled body kasi maybe physically challenging, pero kung siguro idagdag ko din, if it's also children with special needs, we also shouldn't underestimate their capacity of doing things at home kasi unang-una may kakayahan sila, so the chores, this is the perfect time for like children with special needs to do chores, to practice it with you, with the parents. Kung meron sa video, pwede nila gayahin kung gusto nila the use of gadgets. Pero pwede nila yan matutunan na tama si teacher din na a routine really helps so that they can regulate from one activity to the other para din hindi sila nasistress. At saka kasi with differently abled or with neurotypical children, alam mo yung sense of accomplishment. It gives you a good feeling when you look at your routine, oh, check to. It gives you a sense of pride and accomplishment na all kids need that. So, may huli po tayong question from Miss Pat. So, parang hindi naman po lahat is nakatira sa subdivision at mayroong backyard. So, may marami po tayong kababayan na nakatira sa parang mas sikip na areas, ganyan. Ano po yung pwedeng activities or routine na pwedeng gawin or paano din disiplinahin yung mga super hyperactive children na gustong-gustong lumabas? Na sometimes, yan, it causes stress na din sa parent. Oo. Nakaka-stress talaga yan, no? Kahit na sa adults, eh. Yung panahon na ito, no, kasi talagang nakakulong tayo sa bahay natin. Pero yung masusuggest ko is, aside from getting a routine, make sure na yung routine niya maraming physical activity na pwede mo nga paglabahin, eh. Kasi heavy work yun, eh, no? Ubus ng pagod, ng energy, no? Especially sa mga hyperactive natin, mga anak, yung mga gawaing bahay, yun ang gawin natin. Kung may trampoline, maganda kasi makakatalon-talon siya, may movement siyang ganon. Pero kung wala naman, yun, payagan lang siya ng space and time kung saan niya pwede gawin yung physical activities like exercising. Pwede rin manood ng mga YouTube dance videos. 'Di ba? 'Yon para malabas yung excess energy, no? O gawa kayong TikTok. Pwede rin.
sa mga mas bata, kasi kung limited yung space, alam niyo yung games na like something simple like Simon Says. Diba? Simon Says, jump 10 times. Ganyan. Simon Says, touch your toes, touch your head, what have you. Parang hindi alam ng bata, nage-exercise na siya, but nage-have fun. And younger kids love that. Kasi yung game may challenge din. Kasi diba kailangan sabihin mo, Simon Says. Kung hindi, ma-out ka. O yung ganyan, you know. Parang this time, it really calls for us adults to be creative with the children. Kasi ito lang, ito reality natin, ito space natin, itong kailangan natin gawin, nandito sila. So, ano lang yan? Kaya yan. Kung may masasabi ako, kaya niyo yan. Oo. Kasi ngayon, ito yung panahon na may panahon tayo na makipaglaro sa mga bata. Yun lang naman ang gusto nila na makipaglaro tayo sa kanila kasi yun ang alam nilang gawin, maglaro. So, hindi natin pwede ipilit yung gusto natin na alam natin gawin, which is umupo, magtrabaho, magluto, or ano mang activities, no? Kailangan yung gusto nila at alam nilang gawin at kaya nilang gawin. Yun ang ipagagawa natin sa kanila. And may choice dapat sila. So, may oras ng maglalaro lang kayo, ganyan. Kasi, ang isang game sa bata, 20 minutes, okay na yan eh, diba? Quality time na yan spent with the child, no? If you spend 20 minutes with the child, that's quality time. So, hindi, and pag ginawa niyo yun, nabigay niyo yung attention na kailangan niya. Ang cute ng pusa, oh. Tapos, hindi kayo nag-aaway. Isipin niya, instead of sasabihin niya sa anak niya, ang kulit mo, huwag ka magulo. And you spend 20 minutes telling them that, at least spend na lang 20 minutes playing with your child. Then after that, relax na siya. Ikaw din, hindi ka din nagalit. So parang imbis na ma-stress ka dahil gusto mo makipaglaro, play, spend time na lang. Diba? Kasi pag pinagalitan mo pa siya, na-stress ka na, ano din siya. So kailangan part of the routine yung paglalaro na parang okay, play time with nanay, play time with tatay. May ganun dun sa routine para magte-take turns din yung nanay at tatay. Para naman po before po natin tapusin yung ating session for today, pwede po ba tayong magbigay ano po yung mga example ng or ano yung mga parenting techniques na gusto niyo i-share sa ating mga parents for peace? Na pwede nilang gawin today. Ano yung galit na tayo, yung mga ganun. Siguro summarize na lang natin yung napag-usapan kanina. Yes. Kasi parang nandun na yung techniques. So, kunwari una, self-care. Okay, if you're feeling angry, if you're feeling anxious, step back. Keep calm and do what you need to do to ano. To calm yourself. To control yourself. Tapos yung sunod, diba, sabi, have a routine with your children. But this routine, hindi siya yung ikaw lang nag-dictate. It's like a family meeting with your kids and then having that conversation and making a balanced routine where mommy, daddy, and the kids are all happy. At nandun yung respect, diba? Respect sa mga bata. Tapos, when conversing with your kids, practice active listening. Kasi diba yung active listening, doon, pag nasistress na yung mga bata, we just need to hear them out. And then to repeat what their thoughts so that they can clarify and calm down. And maybe in the end, make their own solutions. Okay, yung isa diba yung sa building relationships, spend time. Whether it's playing, talking to them, at saka yung sunod, be honest. If this is what's happening, this is the scenario, I'm worried, okay, talk to your children. Siguro yung partner yun, be honest. Just talk to your children. Kasi nga, ang ganda ngayon, although it's a worrisome time na, COVID-19 eh, there's a pandemic, but you are given this opportunity to enjoy your family, to be there and to get to know them.
hindi naman to, pag na-lift na, we're all gonna be so busy. So, you know, maybe to parents, isa din, savor this moment. Savor this time. At saka, kaya niyo yan. Teacher Tin? Teacher Tin? Ako, actually, sobrang ganda na ng pagka-explain ni Teacher Chinky, eh, no? Oo. Kasi na-summarize nga niya yung techniques natin. Pero yun talaga ako yung major thing na I'm working on right now is really regulating myself. In fact, yung buong book ni Dr. Laura Markham, siguro 3/4 nun, most of the chapters covers how to self-regulate. Yung, if you wanna be a more effective, peaceful parent, you really have to control first yourself and to work towards peace within so that you can have, you can share that peace with others, especially with your children. So, nandun pa ako sa journey na yun eh. So, balitaan ko kayo kapag medyo malapit na. Yeah. Maraming salamat po for today. Ayun, naka 52 minutes po tayo today. And, yun nga, marami din po akong natutunan sa inyong dalawa. And kahit po ako, hindi pa ako parent, pero the way siguro ako dun sa ibang tao, important din talaga na yun nga, inner peace muna and regulate ko muna yung emotions para hindi ako umabog sa ibang tao. Totoo yan. Hindi lang yan para sa mga bata. Para sa ating mga adult yan. Oo. Remember, you cannot give what you do not have. Yes. That's why self-care is important. Very important. Maraming salamat po, Teacher Tin and Teacher Chinky. And okay. Thanks again for this opportunity. So, salamat. Peaceful day, everyone. Peaceful day. Take care and stay healthy. Yes.